Hello everyone! Welcome back to my channel! Magluluto tayo ngayon ng soft and fluffy bread. So, samahan niyo ako sa ating pagluluto. Ito ang ating mga ingredients. Okay, so meron tayong 1 tablespoon of dry yeast. Ayan, dry yeast. Tapos, meron tayong 1 cup of lukewarm milk. So, ito yon. Ito. Tapos, meron tayong 4 cups of all-purpose flour. Ito, nasip ko na siya para pinong-pino ang kanyang texture. Tapos, meron tayong 2 eggs. So, nagtaka kayo, bakit naging 3 eggs? Yung isang egg dito, gamitin natin pang brush dun sa ibabaw ng bread. So, 2 egg lang gagamitin natin. Tapos, meron tayong 2 tablespoon of sugar. So, ito lang. 2 tablespoon of sugar. 1 1/2 tablespoon of salt. Ito yung ating salt. Tapos, ang ating 4 tablespoon of corn oil. So, ito. So, ang una nating gawin is, haluin muna natin ang yeast doon sa yung spoon sa panghalo. So, ilagay natin siya para matunaw siya. So, ano lang siya? Para lang siyang bilog-bilog. Oil natin. Tapos haluin lang natin ito. Haluin natin ito. Ayan. Idagdag na rin natin yung ating milk na may yeast solution. Ayan. So, yung ibang yeast, nagbuo-buo pa. So, mga halo-halo na lang yan siya mamaya. Mabango pala siya. First time ko nga magawa ng tinapay. Kasi yung una, ang ginawa ko naman noon ay hindi tinapay yon. Ayun, ano yun? Carrot cake. So ngayon, nag-try ako magawa ng tinapay. So kailangan pag magawa tayo ng tinapay nga, ano? Siyempre, yung kalinisan. Maglinis muna tayo ng kamay, maghugas ng kamay. Kasi mamaya, kailangan ko siyang haluin gamit ang aking mga kamay para siya ay mahalong mabuti. So, haluin natin siya. Ayan. Para maghalo siyang mabuti. So, kailangan ating mga kamay ay malinis at hindi tayo mahaba ang kuko. Ayan. So, ihalo muna natin siya dito. Ito yung tinatawag na kneading. Tama ba pronunciation?
Okay, so ito na. Ngayon, ang gagawin natin is ibababa na natin siya dito sa ating dito. Lagyan natin lang ano, para paghati-hatiin na natin siya. So ito ha, na-sterilize ko na yung part na to. Ito kasi dahil sa pag sa table glass, baka mabasa. So ilapag na natin siya. Ayan, tumubo na talaga siya. Okay, ito pala siya. So, wala na halos na kaya doon sa bowl. So, ihalo natin siya. Ayan, hindi na siya madikit. Ayan. So, ang gawin natin, ibilugin natin siya. Kita ba? Ibilugin natin. Ikikilis ko muna yung kanyang ano. Ngayon, this time, hindi na siya dumidikit. Hindi na siya dumidikit sa kamay. Tapos, abahin natin. Pahabain natin siya. Kasi hati-hatiin na natin siya. So, first time ko gumawa dito. Sabi ko, itry ko magawa ng tinapay. Kasi total mahilig. Hindi naman ang mga bata kumain ng tinapay. So, dahil hindi tayo gagamit ng oven, ano lang gamitin natin, yung ating improvised oven, yung malaking kawali. Kagaya ng ginamit ko sa carrot cake noon. So, hindi natin siya masyadong makihan. Okay. So, yun, mahaba niya. Ngayon, hati-hatiin natin siya. Ayan, haba na siya. So, ang panghati ko dito, wala pa rin ako ng panghiwa ito muna. So, medyo
Nakabuo tayo, nakapag-bake tayo ng